Sige, balikan po natin. The argument of valid baptism as Baptist baptism because of John the Baptist is plainly senseless, pointless. Hindi dahil John the Baptist, ang pangalan John the Baptist, eh siya nagpasimula ng Baptist na paniniwala. So Baptist is the title of his work, not a group that he founded or represented. And this argument is grounded on the false view of legitimacy by lineage and successionism. Hindi tayo niniwala sa successionism. We uphold the pananatili at pagpapatuloy ng katotohanan rather than mga tradisyon o ng mga yung successionism na tinatawag. So perpetuity of truth as against perpetuity of systems of belief or sabihin nating kahit sa topic ng ecclesiology na may perpetuity of the church ba, hindi na pinahawakan natin. Perpetuity of the truth. So, the point here is, John's baptism was the substance of his commission as a forerunner to the Christ. So, when the Bible says that Jesus, John the Baptist is the forerunner, the voice calling out in the desert, it means ang pinaka culminating activity na gagawin niya ay yung pagbabaptize sa mga tao. Sabi ni Richard Averbach, the focus of baptism in the New Testament and Grace Theological Journal, John the Baptist was the avenue through which all or at least many of the implications attached to baptism, illustration, and cleansing were brought into the church. There is a certain continuity from one age into the next. His baptism of repentance had its purpose, as its purpose, the preparation of a people ready to meet the Messiah. That this it did. In fact, many of John's disciples apparently in turn became Christ's disciples. This was a natural process. It happened while both of them were carrying on their ministries. It probably happened en masse after John's death, though it is not as clearly stated in Matthew 14, verse 12. And the disciples came and took away the body and buried it, and they went and reported to Jesus. So the idea here is ginawa ni John the Baptist is a forerunning event o pinasisinayaan niya yung gagawing pagliligtas ng Panginoong Jesucristo. So, una, ito yung baptism of repentance. In Mark chapter 1 verse 4 and Luke 3:3, pinakita po doon, preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins. Totoong pagsisisi para sa kapatawaran ng kasalanan. Kung bakit sinabi ni John the Baptist na repent for the kingdom of God is here, it's a call to repentance, magsisi kayo. It's and after that the initiating mark ng repentance is the physical baptism, immersion sa water. It is a summation of his preaching. Its reference point is forgiveness, kapatawaran. The preposition A is indicate reference of baptism, not necessarily result. Now, makikita natin sa pinakita ni John the Baptist when he asked or when he preached about repentance, may mga sumama. May mga ulupong, no? You brood of vipers. Sa tingin nyo ba makakatakas kayo sa judgment na binibigay ng Diyos laban sa inyo? So pinapakita doon na yung result ng preaching ni John the Baptist ng repentance must continue into the initiating mark of baptism. Pero hindi lahat ng gustong magpabaptize ay repentant, no? Hindi lahat sila. Yung iba sa kanila ay sumama lang dahil naniniwala lang sila na dapat sigurong gawin ko to kasi si John the Baptist is kinoconsider as one of the prophets ng Panginoong Diyos. So, the coming kingdom of and Messiah is the focus of John's call for baptism, not the baptism itself. Hindi lang yung magpabautismo kayo and then tapos na. At yun ang inakala ng iba. Parang another religious practice, another religious event sa buhay ng mga Hudyo.
this is not the case in John the Baptist's baptism. He was pointing to Christ. Tinuturo niya si Kristo. Kaya nga sa kakaduluduluhan nun, sinabi niya, may paparating pa. He's pointing out to Christ. Repentance is the necessary qualification for John's baptism. And discipleship is the resulting relation of baptism. As such, John's baptism has a separating identification. Kaya makita natin, si John the Baptist, merong mga disciples. Yung mga sumunod kay John the Baptist, hindi lang sila na-baptize, kundi naging disipulo sila, meaning they are under the teachings of John the Baptist. Sa mga sumunod na mga scenarios, nakita nila na may grupo si Jesucristo, meron siyang 12 disciples, and then si John the Baptist may mga disciples. And then eventually, ang naging conflict is, are they with us? Kasama ba natin sila? So, hindi ito para ipakita na may conflict, no? Kundi meron lang distinction sa preaching at sa mensahe na ginagawa, dinadala ng forerunner na si John the Baptist. So the point here is, John's baptism was an initiatory rite administered to the repentant, which identified him with the disciples. Pagsisisi. Nandun na yun. Sabi ni Berkauer in studies in the dogmatics, the sacraments, the purpose of John's baptism was evidently to inaugurate a radical change, a radical repentance, an inner change of life, a confession of sins in the light of the kingdom now approaching. The way which John must pave for the coming Messiah is a way through the wilderness, a way of contrition and repentance. All of this work points toward the coming king, a king who stands in the center of John's baptismal activity. The baptism is dated, directed, and subservient to him who had to come, while John himself had to decrease. So makita natin, ang pinaka mensahe ng baptism John the Baptist is prepare the way of the Lord. Maglinis kayo. Parang ganito yan eh. Paparating na si boss, mag-ayos kayo. Maglinis kayo. Ayusin niyo yung mga kalat niyo. Ganun yung dating nung mensahe ni John the Baptist, but it requires genuine repentance. No? Identifying yourself na meron kang hinihintay. Hindi ka lang nagpabaptize kasi para sa kapatawaran ng kasalanan mo. Hindi. It points to the coming Christ. Okay? So, initiatory siya. Doon nagsimula. At pagdating ni Kristo, ito na yung baptism ni Jesus Christ. So obviously, the significance of baptism of repentance does not apply to Jesus. Hindi nagbinaptismuhan ni John the Baptist si Jesucristo dahil nagre-repent si Christ sa kasalanan. In fact, ang sabi ni John the Baptist when he saw Christ, ang sabi niya, Lamb of God who takes away the sins of the world. Siya yung nagtanggal ng kasalanan. The sinless, blameless Son of God. The Lamb of God. So, pagpapakita yon na hindi makasalanan si Jesucristo. In fact, sabi nga niya, hindi siya karapat dapat tatanggalin man lang yung kanyang sandalyas. Ganun yung decrease na pinakita o pagpapakumbaba ni John the Baptist. In Matthew 3:15, permit it now, for thus it's fitting for us to fulfill all righteousness. When John the Baptist was hesitant, hindi, gawin mo na ito ngayon kasi ito yung nasusulat, ito yung dapat maganap. Matthew's use of righteousness, conformity to God's will, is an act of obedience. The significance of the now, sinabi niya, kailangan itong magawa ngayon, the point of salvation history, then Jesus will be declared for who He is. This is a very unique time in the history of Christianity when Jesus Christ appeared. Nagpakita na siya at siya ay binautismuhan at merong nagsalita. At sino yung nagsalita? Yung Ama. This is my Son and I'm greatly pleased. And then yung banal na Espiritu bumaba sa anyo ng kalapati. Isang pagkakataon na yung Trinidad ay nagpakita o nagpamalas ng kanilang kapangyarihan. Napaka-unique itong pagkakataon na ito. So, an attestation of Jesus' messianic mission, a quotation from Psalms 2, anointing of the Messiah King. John's explanation,
And the confirmation of John's testimony, while Jesus' baptism is unique, it points to one significance of baptism as a public declaration. Now, question on Jesus' authority answered by appeal to John's baptism. This notes regarding the baptism of Jesus only points to one thing. Una, Jesus Christ is the promised Messiah, the promised Lamb of God. Second, it points out to the obedience of Christ to the Father at yung sinabi ng salita ng Diyos. Nagpapatunay ito na he is in submission and obedience sa sa salita ng sa message from the Old Testament and to from the prophets and the men of God. And also, in the declaration of who He is, pagpapakilala. Tandaan natin, nung ginawa niya yung baptism na yon, hindi siya pinakilala ni John the Baptist as the Son of God. He was mentioned as the Lamb of God. And this is the Father who attested that this is my Son. So again, it is a unique time, and then it confirmed the testimony of John the Baptist na sinabi niya na may paparating. There is a coming greater than I. So lahat yon ay pagpapakita ng deklarasyon ng Diyos patungkol sa coming Messiah, sa tagapagligtas, at sa hari ng mga hari. Pangatlo po, place of John the Baptist. In Matthew 11:11 and Luke 7:28, among those born of women, there has not risen one greater than John the Baptist, but he who is least in the kingdom is greater than he. So John's greatness appears in the uniqueness of his forerunning prophetic witness. Siya lamang yung merong ganitong klaseng ministeryo. Siya yung nagsabi, propetang nagsabi na paparating, at siya rin yung nakakita ng dumating. All of the dead prophets did not experience this exaltation or honor. No, imagine, sa sinapupunan pa lang ng kanyang ina, si John the Baptist, lumulundag na dahil nandiyan na ang Messiah. No? That is a very exalting position para sa isang prophet ng Panginoong Diyos. Hindi ito naranasan ng kahit sino man sa history ng mga taong hinilang ng Diyos. Next one. Not merely than those in the fulfillment side of what John prepared have their greater blessing. More than this, the witness of all those in the kingdom is even greater than what John could have borne. And Don Carson says, in what way then is the least in the kingdom greater than John the Baptist? The answer must not be in terms of mere privilege. The least are greater because they live to see the kingdom actually inaugurated, but in terms of the greatest already established for John, he was the greatest of the prophets because he pointed most unambiguously to Jesus. Nevertheless, even the last in the kingdom is greater, yet because living after the crucial revelatory and eschatological events have occurred, he or she points to Jesus still more unambiguously than John the Baptist. So, gaya po na sinabi ko kanina, very unique yung position ni John the Baptist that he was able to cross over as an Old Testament, the last of the Old Testament prophets, at siya yung nakakita ng fulfillment ng prophecy na ito. At yung greatness, ang sabi po dito sa dulo, nevertheless, even the least in the kingdom is greater, yet because living after the crucial revelatory and eschatological events have occurred, he or she points to Jesus still more unambiguously than John the Baptist. Kung sino yung pinaka-least sa kingdom, whenever Jesus mentioned yung least sa kingdom, I could always picture yung pinakaabang mananampalataya, kagaya natin, sa panahon natin ngayon, sa kay si John the Baptist, pag sinabi niya unambiguously, napakalinaw na ang tinuturo niya as Yesu Cristo. Hindi na mapapasubalian. Nahawakan niya, nailubog niya sa tubig, na iahon niya,
yun na mismo si Kristo. After all of those, ang pinakamatinding pointing sa pagiging tagapagligtas ni Jesucristo is the testimony of the gospel na naganap na ang natapos na gawa ni Kristo Jesus. So, us being, kung ang basehan ng pagiging list is yung hindi ka propeta or hindi ka kagaya ni John the Baptist, kung ang babasihan ay ganun, ang ganda ng posisyon natin ngayon, seeing, looking back sa ginawa ni Kristo na naganap na. It is a fact that Jesus Christ is the one being ushered in by John the Baptist. Si Jesucristo yon. It is also a fact sa ating panahon ngayon na si Jesucristo yung pinako na libing at nabuhay na maguli bilang Diyos at tagapagligtas. Now, in the next one, sabi, from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffers violence and the violent take it by force. For all the prophets and the law prophesied until John. So, what is the sense of until John? Many take this as exclusive until. John is outside, the prophets and the law belong to the kingdom. The idiom form from until should be understood as inclusive. John himself belonged to the law and the prophets, but the kingdom began during his days. So, yung term na violent man, ang the heavens suffer violence and the violent take it by force. Violent man takes the kingdom by force in some versions. May preaching si John MacArthur regarding this, how the violent men ay taking the kingdom by force. If you can imagine the Old Testament prophets, apart from John, kasi exclusive, pinakita exclusivity ni John the Baptist, kasi siya yung nabuhay, na nakasaksi in his lifetime nung pinapangakong Mesiya. Lahat ng mga propeta ay pangako lang lahat. Okay, kaya ang term na ginamit kay John the Baptist, unambiguous. Hindi malabo, napakalinaw, hindi pwedeng pasidungalingan. Ngayon, yung term na until John, eh literal, from John paatras, ulitin ko, from John paatras, all of those, lahat ng mga propeta na yon, eh kung mapipiga lang nila yung pagkakataon na sila ay makasaksi sa pagdating ng Panginoong Jesucristo, ng Mesiya, ng tagapagligtas, eh gagawin nila. So in a sense, hindi nila nagawa yon, hindi nila, they didn't succeed na masaksihan ang pagdating ng Panginoon, ng kaharian ng Diyos. Remember, ang sinasabi lagi ni John the Baptist, prepare the way of the Lord. The King is coming. The kingdom of God is at hand. Nandyan lagi, present. Ito sa panahon ito, nandito na. Hindi siya far-fetched na, oh, may paparating. Foreshadowing. Hindi. Sinasabi niya, ito na ngayon. Now, After nung, yung until now, sa sumunod, tignan natin, sabi dito, what are the violence and the violent in the kingdom? The more common occurrence of biasetai in the middle voice has been forcefully advancing. The noun biastes is always negative in Greek literature. The violent man is predominantly negative in meaning. The statement in Antanclasis, the same word repeated with contradictory sense. The kingdom is powerfully advancing but suffers violent opposition in its wake. So, ang idea, yung sinabi ni John MacArthur sa kanyang preaching, the violent man is hindi pa man nakakalapag yung kaharian ng Diyos, inaatake na siya. Gusto nang gupuin, gusto nang sakupin. Gusto na siyang i-take over. In the yung scenario na nagbabaptize si John the Baptist at pumila yung mga ulupong, Pharisees, Sadducees, and Scribes,
pagsaway sa kanila eh akala niyo makakatakas kayo. Akala niyo makatatakasan niyo ang wrath ng Panginoon. So ang pinakikita doon, these are the kind of men who are violent that wants to take over, and from the time of Jesus Christ, ang violence na nagaganap is they want to take over the kingdom of God by themselves. They want to force themselves into the kingdom. Pero sinasabi ni John the Baptist, na hindi kayo pwede dito. Akala nyo, maluloko nyo ang Diyos sa pagbabaptismo nyo sa tubig. Hindi, magpakita ko yun ng bunga ng repentance. That's how you enter the kingdom of God. Repentance through the washing of the word, the water and the word, at yung natapos na gawa ni Kristo. So forcefully advancing, sabi po ni Carson, the verse admirably suits the context. The argument up to has established John the Baptist's greatness grounded in his ministry of preparing for and pointing out Christ. And it has anticipated the witness of those in the kingdom who are even greater than John, because the least of them testifies to Christ yet more clearly. Now Jesus go on to say, from the days of the Baptist, from the beginning of Jesus' ministry, the kingdom has been forcefully advancing, the point also made in Luke 16:16, but it has not swept all opposition away, as John expected. Simultaneous with the kingdom's advance have been the attacks of the violent men on it. That is the very point John could not grasp. Now Jesus expressly affirms it. As a note, John the Baptist was the transition from the law and the prophets to the inauguration of the kingdom. And as I pointed a while ago, John the Baptist being the greatest of the prophets, kasi pinoint niya si Christ, nakita niya si Christ, walang makakapag-lie na si John the Baptist, na si Jesus Christ ang tinutukoy sa prophecy. Pangalawa, as simple as we are, na mas nakaranas ng hindi naraman naranasan ni John the Baptist, pointing forward from the baptism of Jesus Christ unto his crucifixion and his ascension up from the time of the apostles up to our time. Mas malinaw ang nakikita natin. At ito'y lilinaw pa. Palinaw pa ng palinaw yan hanggang sa pagbabalik muli ni Kristo face to face. At such time, in that eschatological sense, lahat from the time of the Genesis na nampalataya kay Kristo hanggang sa panahon kung kailan darating si Kristo, we will all see Christ as He is, as mentioned in 1 Corinthians, sabi ni Paul. Not just a mirror, hindi lang mirror image, malinaw na ito. Ngayon, ang pagpapakita ng violence dito, minention sa Matthew 16:16. But in Matthew 16:16, ginamit doon na even the gates of hell will not prevail against it. It is a battle ng violent men who were trying to overcome the kingdom of God in its inauguration pa lang. Alam dito ng history ng modern Israel. Kung alam niyo yung history ng modern Israel, on the first day of the modern Israel nation, noong natatag sila sa UN na sila ay bansa na, on that very day, sinugod sila ng lahat ng Arab nations sa region ng Middle East. In the infancy of the nation of Israel. That's how I pictured it. Na nagsisimula pa lang maihayag at maipakita yung the accomplishment yung coming to pass ng kingdom ng Panginoon na in-establish na niya. Nandoon na yung opposition. May mga ulupong. May mga gustong from the time of Herod na gusto niyang patayin si Christ hanggang sa atras mo pa. From the time of Adam and Eve in the Proto-Evangelion, the kingdom of God suffered violence. And at this time, makita natin, John the
John himself was the last of the law of the prophet. John's ministry ushered in the messianic age. The Messiah is declared. The community is prepared. Jesus' arrival inaugurates the kingdom and phases out the law and the prophets in John. So the point here is the kingdom from the beginning is characterized by the battle of God's forceful advance and evil men's violent resistance. Nilalabanan ang kaharian ng Diyos. John's prophetic witness to Jesus is the greatest of the law and the prophets. Bakit? Again, ulit-ulitin ko, si John the Baptist, nahipo niya, nahawakan niya, nakita niya. But, yung last, the church's witness to Jesus in the kingdom is even greater than John's. Mas matindi yung witness natin as a church. Bakit? Because church baptism is pointer to the eschatological reality of the present kingdom of Christ. Naganap na yung kaharian ng Diyos. Nandirito na ang kaharian ng Diyos. When Jesus Christ sat on the right-hand side of the Father, siya ay nagrurule and nagre-reign, siya ay nagahari na, nagsimula na ang kaharian ng Diyos na nakikita natin. And we point to the finished work of Christ. Naranasan natin. That's why yung least in the kingdom is greater. Now, we go now to the institution of baptism as mentioned in Matthew 28:18-20. Foundational focus, Christ's exaltation in universal authority as risen Lord. Sabi po ni Carson, because he now has the authority, therefore his disciples are to go and make disciples. The dawning of the new age of messianic authority changes the circumstances and impels his disciples forward to universal ministry. He himself never engaged in during the days of his flesh. His promotion to universal authority serves as an eschatological marker, inaugurating of his universal mission. So the major proposition here is make disciple of all nations. This statement, make disciples of all nations, the Great Commission, ay nangyari ito kailan? Did it start in the Old Testament? No, nag-start ito nung si Kristo po ay naganap na ang kanyang mandato sa lupain ito na pagliligtas. So, this is the only imperative verb in the commission, only one command action with following components. The main occupation of the church in relation to the world is to make disciple of Christ. Kung papano sa baptism ni John the Baptist, everyone who was baptized unto repentance followed John the Baptist. Nagkaroon siya ng disipulo. After John the Baptist was beheaded, kinuha ang kanyang katawan, nilibing, at nag-report sila kay Jesucristo. And from then on, we are not making disciple of John the Baptist. That's why when we call ourselves Baptist, it's not because we are disciple of John the Baptist, but because we are baptized in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and we uphold the baptism in Christ's name. So, kaya ang ginagawa rin natin, yung initiatory mark ng ating belief kay Christ, pag nag-disciple tayo, disciple making, ano? Pagka nag-accept kay Jesus Christ, nag-pray ng prayer, disciple na siya. Yun ba? Hindi, di ba? Ang initiatory mark sa atin, anong initiatory mark natin? When we got baptized. Yun yung baptism, yun ang significance ng baptism. Initiatory siya. Napasinayaan na ang pagiging miyembro mo sa katawan ni Kristo. After that, you can participate in the Lord's table kasi disipulo ka na ni Kristo. Walang disipulo ni Kristo na hindi pwedeng mag-partake ng Lord's table. Siya ay malaya na makakain, makasalo dahil siya ay binautismuhan kay Kristo Jesus o siya ay miyembro. Now, ayan. Ako pa yung nag-feedback. Ako, no? Ayan. Connecting activities. Three participles surrounding the major proposition. Letter A, going.
Having gone, the aorist participle, this is assumed motion of disciple-making, which is evangelism. Ang disciple-making, it starts with evangelism, and then letter B, baptizing them. Disciple-making starts with evangelism, telling them about the gospel, parang umugong, no? And then baptizing them, meaning may conversion na nangyari, may preaching of the word. Last night, if you listen to our study, the preaching of the word itself has no power in and of itself unless the Holy Spirit works. So, it is necessary to preach the gospel. Kailangan, kasi dapat may marinig silang mensahe. Now, it is the preacher's word that reaches the ear, but it is the Holy Spirit work that leads that message to the heart. And after that, if they believe in Christ, they are converted, they have to be baptized. Baptism is the public declaration or public profession ng faith kay Christ. And then, ang ginamit na term po dito is baptizontes. It's a present participle or as an ongoing mandate of the church. And then the subject, those who are made disciple, yung mga mananampalataya. Meron tayong mas clear, mas deep discussion dito sa mga susunod dahil sa mandato ng baptism, sino yung dapat bautismohan, etc. It's a plural accusative pronoun, yung autos. It assumes the plural of the noun. Mahirap mag-Greek. So, the formula name of the Father, of the Son, the Holy Spirit, each of the persons is given his distinct identity, not of the Father, Son, and the Holy Spirit. Each carries article of, kaya ka ang baptism, in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Hindi in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Napaka, yung discuss namin to sa fraternal ni Pastor Eli, in-emphasize niya that the prayer itself in baptism is very important. Kasi hindi lang tayo nagbabaptize in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Parang walang distinction. Eh, alam natin in our faith na ina-uphold, in our Trinitarian faith, we believe of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. So, yung article na of is very important sa baptism na mabanggit. Hindi siya magic word, but it declares how we understand our triune God na ating sinasamba, na nagligtas sa atin. So, sabi po, each of the persons is given his distinct identity. The three, however, are constituted in one, in the name, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu. And what is the name? Yeah? The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. The name above all names is Jesus Christ. In the Trinity, merong argument. Ano ba dapat, Pastor? Shall we baptize in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit? At sa ibang verses, may binanggit, in the name of Jesus Christ. Ang pinaka-sense dito is, kailangan makita natin distinction ng baptism is Trinitarian. Sapagkat, ang pagliligtas sa atin ay Trinitarian din. It is the Father who draws. The Father gives us to the Son, Jesus Christ, died on the cross, buried and rose again after 3 days, and the Holy Spirit regenerates us. So, nandun yung triune work. And then last is, di ba una, going, baptizing them, and teaching them. Go and make disciples, baptizing them in the name of the Father, of the Son, the Holy Spirit, and teach them to obey. So, present participle, look at it. Ongoing occupation. So, the teaching is the activity resulting from baptism, not that of qualifying for baptism. Ulitin ko po ah, the teaching is activity resulting from baptism, not that of qualifying for baptism. So, ingat tayo, beware. This often reverse where doctrinal qualification is required before baptism is administered. Hindi mo kinakailangan makabisado muna yung tulip bago ka bautismuhan. Hindi mo kailangan munang, sa nangyari sa atin, sabay-sabay kasi tayong binaptize, tama. Nagkataon na naaral muna natin yung 1689 LBCF and other stuff.
It's consequential. Pero kapag may bagong mananampalataya, hindi natin nire-require, okay, kailangan matapos mo muna itong kurso na ito. Hanggat hindi mo kayang ipaglaban sa isang dissertation ang deity ni Christ, hindi ka pwedeng baptize. Walang ganong requirement. Okay? Walang ganong requirement. It is by faith in the finished work of Christ. And, ayun. So, yung Lordly promise, Christ abiding presence in His church, I am with you always, even to the end of the age, is a Lordly promise. Sino nag-promise noon? Ang Panginoong Diyos. So, the mission of the church, as here defined, is envisioned to be unalterable until the end. Hindi na-alter, hindi nagbabago yung Great Commission. Ganun pa rin. Last preaching kanina, mandato ng iglesia, manambahan, mag-share ng gospel, disciple-making ang ending, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. It is the presence of Christ in His church that guarantees the completion of this mission in the world. Kung walang presensya ng Diyos, walang mangyari sa iglesia. Hindi tayo mag-succeed sa mandatong binigay sa atin. So, you have to take note of this, brothers and sisters. In this mandate, yung sinasabi na, go therefore and make disciples, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and I will be with you, I will be with you to the end of the age. Sa nagaganap lahat yan. Hindi yan magaganap sa individual mong tahanan. Nagaganap yan sa iglesia. It's always in the context of the kingdom of God as presented in the church, in the body of Christ. Makita natin na hindi tayo pwedeng umalis o malihis o maging ma-isolate sa katawan ni Kristo para mapangyari itong Great Commission na ito. Sabi po ni Carson, again, remarkably, Jesus did not foresee a time when any part of His teaching will be rightly judged, needless, outmoded, superseded, or untrue. Everything He has commanded must be passed on to the very end of the age. Christianity must spread by an internal necessity, or it has already decayed. For one of Jesus' commands is to teach all He commands. Failure to disciple, baptize, and teach the people, teach the peoples of the world is already itself one of the failures of our own discipleship. So, we pastoral insight. Ang baptism is initiatory. Pero wala kang i-initiate sa kingdom kung hindi ka mag-evangelize. No? So, before we go crazy about focus na lang tayo sa pananatili natin sa iglesia, kailangan mag-gear up tayo towards evangelism because it points to disciple-making. Okay? So, dahil dyan, doon po nagtatapos ang discussion. Preliminary na pa lang po ito. Next week, baka may integrate ko dito yung isang discussion namin ni Pastor Eli sa fraternal namin kasi Tagalog, mas ang ginawa niya ay mas hinimay-himay niya. Ang ganda ng pagkaka-breakdown niya about the mandates of baptism or the sacrament of baptism. So, yun po. Any questions or any insights? Overtime na ba ako? Hanggang ano oras tayo? 2:30. Oh. Last week. Anin? Ninang? Teka. Sige, stretching na ako. Pwede mo kumain ng tubig. Salamat. Unang question, bro. Unang question, Pastor. Kung tayo, di ba hindi ka buwing na-practice yung dedication na parang binyag sa sa kasal. Ninong at ninang. Well, categorically speaking, I will say na kung ang hindi kasalanan, i-practice ang dedication. Una yon. Hindi lang natin ito pinapractice as a church. Hindi siya mandato ng iglesia.
So if you want to dedicate your child, you want to pray for it, or ano, kung, well, sa atin, hindi natin ginagawa yun, pero kung sa iba, ginagawa nila yun, at meron silang ninong at ninang, just as long na tama yung understanding nila ng ninong at ninang na hindi sumasagot in behalf of, do you renounce Satan and all his works? Kung hindi ganun, kung hindi substitutionary work yung ginagawa ng Godmother, Godfather, eh walang problema doon. In fact, nilinaw ko yan kay Pastor Eli. Pa, kasi sila pa, hindi ko tandaan kung sila ba yung may dedication or Thanksgiving. Thanksgiving na nangyari. May mga ninong-ninang, hindi ko matandaan talaga kung sila yun o isa sa mga kasama namin. Wala namang kaso, basta clear ang understanding towards that. Eh, ganun din ang take ko sa ninong at ninang ng kasal. Kasi ang purpose naman nun is tagapayo. Again, hindi sila kumakatawan bilang tagapag-magitan sa kaligtasan or whatever. Sa Catholic, Roman Catholic Church kasi, it's part, marriage is part of the seven sacraments, kaya somehow, may salvific ano yun eh, idea. So, wala namang kaso. So, pwede niyong kuhain ni nung si Deacon Miman sa si Jessica. Catholic? Solemn yung kandila? Hindi necessary kasi hindi naman siya binding eh. Hindi siya binding pero ang idea lang is pag ito'y ginawa mo sa mass, you must repent from it. Diba? You must repent from it. Tagsindi ka ng kandila knowing what you know right now, ihingi ng tawad sa Panginoon. Kasi nga, participating in mass. Mass kasi yun eh. Worship yun eh. So, ihingi ng tawad. Kami, ni Amor, muntik na kami kasi hindi pa ganun ka ano yung ano. Pero nandun yung idea namin na sa kainan na lang tayo pumunta. Eh, sakto na late talaga kami. Kaya hindi kami umabot. Pero ang ganda rin, providence ng Panginoon. Kasi at least, ngayon na malinaw na yung stand, alam namin na providence ng Panginoon. Ayan. Hindi naman kailangan isoli yung kandila. Yes, brother. Yes. By all means, baka maging ano pa yun, a conversation. Pero ano, kasi minsan sa sentimento ng mga Pilipino, alam yun eh. So ako, ang technique ko na lang, sige, kuha mo ko ninong, pero hindi yung makakarating ha. Ganyan. Laway na lang yun. Hindi mo nag-participate eh. No. Pero meron talagang mga hardcore, ano, pag wala ka talaga, magkalimutan tayo. Mga ganun, eh. Well, we would rather obey God than man. Hindi naman yun. Yan. Wala, wala tayong ganung practice. Wala. Hindi, hindi. Kasi I don't think, unless kung wala na ako at may pumalit na, ano, bilang congregation, kung alam, bawa, ilang generation lumipas, biglang nagkaroon ng ganon, something went wrong along the way. Hindi natin na-disciple na maayos yung susunod. Kasi hindi natin na-ituro yung katuruan ni Kristo. So, kailangan magtuloy-tuloy siya. But as for me right now, as your pastor, we will not. Pakimkim, sige, pwede. Pakimkim lang eh, no? Walang ano, ninong-ninang. Yung binibigay ng ninong at ninang. Joke lang, joke lang. Like sabihin, ano, wala namang masama yung, I mean, kung if you feel na may affinity kayo ng anak mong kaibigan mo, parang second parent ka, walang masama. In fact, sa church, lahat tayo ninong at ninang. Lahat kayo ay accountable sa anak ko kung paano ako accountable sa mga anak nyo. Ganun ang church. Pwedeng-pwede. Oh, ninong mo siya. Oh. Accountable ka sa kanya. Oh. Sige, kiss mo si ninong. Mana lang. Okay. Other questions?
Meron pa bang nakapark? Baka may naiwan. Yun lang. Okay. Yes. If you want to celebrate, walang masama doon. Pero hindi natin siya inaano sa church dedication. No. Thanksgiving, pwede. Oh. You may call it what you want, but, oh, ganun. O kaya ano, Happy Yuletide season. Hindi, wala lang masama. Again, ah. Well, if you want to dedicate the child, then do it by all means. Pero hindi siya mandato ng iglesia. Hindi siya RPW. Oh. Hindi siya ginaganap sa ano. Yes, ganun. Oh. Ah, na may tubig. Ano? Ayan. Ano yan? Na-encounter ko yan eh. Kasi nga, may mga friends ako na nagpapadedicate dati, di ba? Pero sa LJ, LGM, sila nakaano. Sila naman tayong license. Ang nangyari nun, kausap ko si Pastor Dandelmo. O, si Pastor Joseph. Parehas yata sila nagsabi sa akin na kung ganun ang argument na kailangan kasi hinahanapan, pwede ang birth certificate. Ngayon, dahilan ng iba. Kailangan ng baptismal kung late registration, something like that. Sabi niya, not necessarily, may lusot pa rin na iba na ganun. Pwede pang ibang documents mapatunayan na siya ay lihito mong pinanganak ng buhay. Kasi yun, parang certificate of live birth, tapos baptismal, ganun. So, hindi dapat yun, yan ng government na impose sa'yo. Pwede naman. Oh, sa, bawa, pakiusap. Kung sa barangay, ganyan, certification lang, lang masama dun. So, sa madaling salita, kung sasabihin, kasi ngayon, sa totoo lang, di na masyado inaano yung, di ba? Wala na eh. Oh. Binyag. Documentary. Mm-hmm. Oh. Ganun din yun sa experience ko talaga. Talagang hindi ako tinigilan. Pastor, yung papel ah. Kasi pala gagamitin. Sabi ko, sige, meron naman kasi talaga yung LJLGM na certificate. Pero, remind ko sa kanila na hindi ito, I mean, pwede kang kumuha ng ibang papeles. Hindi lang naman yan. Ayan. Lahat tanong? Okay, kung wala, ay, Brother Evan, sige. Sorry? Ito yung warning, yung beware. This often refers where doctrinal qualification is required before baptism is administered. It need not uphold kumbaga strongly na kailangan Calvinist ka bago ka maging mabautismoan. Hindi. Hindi siya. At least, nananampalataya kay Jesucristo kasi again, ibabaptize mo yung tao kasi magiging member siya ng church. So, hindi mahihiwalay doon yung discipleship. Kaya sure ka na may indoctrinate siya. Sa iba kasi, doctrina muna bago bautismahan. Di ba? Yes. May mga arguments din eh. Kasi like si Pastor Joseph tinimind sa atin na hindi naman yung perfect administration ng baptism or yung perfect understanding sa atin at perfect understanding natin ng gospel o ng baptism yung nagbabalidate kundi yung ginawa ng Panginoong Diyos sa krus ng Kalbaryo. However imperfect yung church, yung institusyon o yung pag-administer kung talagang ito ay, kung nananampalataya kay Kristo Jesus, eh, validated yun.
Pero may mga red flags doon. Kung talaga namang hindi church, hindi naman talaga pastor, o hindi naman talaga iglesia yung nag-baptize sa'yo, at lalo kung kulto yan, or hindi naman yan ano, kapatid sa Panginoon, hindi, maging invalid talaga siya. Yan. Others, Brother Art. Focus na. Thank you, sir. Teka, pumusta ko lang. Matthew 21. Matthew 21 verse 43. Ano yung paparating? Nung sinabi ito ay nandun na eh. Dala na ni Kristo Jesus eh. So, yung Pharisee. So but paano napunta sa kanila? Kung paparating pa lang at dumating na nung panahon na 'yon. Okay. Sinasakyan din pa ng Panginoong Kristo yung kanilang paniniwala din at also yung understanding din na ang kaharian ng Diyos ay itong Israel. 'Di ba? Na sila nga yung mga namumuno sa kaharian. Kasi hindi rin pasisinungalingan ni Jesucristo na kaharian ng Diyos ay para sa mga Israelita, 'di ba? So ang state, sabihin ko ah. Sabi dito yan. So verse 42. Jesus said to them, "Have you never read in the scriptures, 'The stone that the builders rejected has become the cornerstone. This was the Lord's doing, and it is marvelous in your eyes. Therefore, I tell you, the kingdom of God will be taken away from you and given to a people, producing its fruits. And the one who falls on this stone will be broken to pieces, and when it falls on anyone, it will crush him." When the chief priests and the Pharisees heard these parables, they perceived that he was speaking about them. And although they were seeking to arrest him, they feared the crowds because they held him to be a prophet. So, ang question is, bakit may kukuwain sa kanila kung paparating pa lang? Teka, hanapin ko lang yung verse sa kay Paul. Teka. Please bear with me. Hirap naman ito, Art. Hindi. Teka na nga. Ephesians pen. Teka na nga. Let me Google it. Teka.
Hindi ko mahanap yung verse exactly. Yung sinabi si Paul, to... Baka hindi rin tama yung kinakot ko. Art, can you pull up to them below the prophet? Sige nga ba yun? Sige nga. Di ba Romans 8? Ay. Romans 9? Ah, tama yata. Oh, Romans 9. Yeah, and so the people of Israel, theirs is the adoption to sonship, there's the divine glory, the covenants, the receiving of the law, the temple. May itong tawag? Ayun yun. Ayun yun. Ikaw eh. Lahat nag-ring eh. Amazing. Ay, magagawa ang kaaway. Okay. Nasaan yan? The people of Israel, there is the adoption to sonship, there is the divine glory, the covenants, the receiving of the law, the temple worship, and the promises. There is the patriarchs, and from them is traced the human ancestry of the Messiah, who is God over all forever. Praised. Amen. So, it's not saying na nandiyan na, literally, sa panahon nila, na kung tinutukoy lang yung nakaraan nila, yung mga lineage ng mga priests, ng mga kings, ano, pero para sa kanila, to them belongs. Even the lineage of Messiah, nasa kanila na. So if I would interpret it, hindi siya nagko-contradict dun sa paparating o dumating na. It's the fact na para sa kanila dapat yan, pero tatanggalin sa kanila at ibibigay sa mga nagbubunga. So, ang sa sinasabi ng Romans 9, not all Israel are Israel, kundi yung nagbo-bear fruit. So, doon ko siya i-ano. I hope na malinaw. Nahirap kasi. Ayun. Other, ay, laan natin tayong oras. So, wala nang, sige, tosan natin kasi oras din. Let's pray. Heavenly Father, we thank you sa salita mo na patuloy nagpapabanal sa amin, nagtuturo sa amin kung ano bang katotohanan ng sakramento ng bautismo. Salamat dahil na itatamang aming mga pananaw. Ang dalangin po namin na bigyan nyo kami ng kalakasan patuloy sa sunod na pag-aaral namin sa iyong salita, sa panambahan namin ngayong hapon. Salamat o Diyos sa iyong biyaya at habag. Patuloy nyo kaming gabayan at ingatan. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay po, proceed tayo sa,